Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinong makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay kanya sa hukom at magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa sikat na salita ngayon ay ang salitang unity, no? Siyempre lahat tayo gusto natin ng unity, gusto natin ng pagkakaisa. Subalit magandang itanong ay, pwede bang magkaroon ng unity ang good and evil, no? Pwede bang magkaroon ng unity ang good and evil? Ang unity ay nagiging possible lamang, o unity becomes possible only when there is a meeting of minds, when there is a meeting of hearts, okay? So para magkaroon ng unity ang good and evil, kailangan kumbinsihin ni good si evil to change and be good also, no? So that's the only way there could be unity. So sa ating ebanghelyo ngayon ay tinuturuan tayo how to be in unity with someone maybe we have offended, or someone who offended us, no? Sasabi sa ebanghelyo, pag ikaw ay maghahandog at naalala mo na mayroong taong masama ang loob sa iyo, iwan mo muna ang handog mo at puntahan mo muna ang kapatid mo at kausapin mo muna. Makipagkasundo ka muna. Saka ka na lamang magbalik para ituloy ang iyong paghahandog, no? So, magandang pansinin natin, mga kapatid, no, na sa ating Panginoon, before we can even reconcile with the Lord, we should first reconcile with our brothers and sisters. Okay? Kinakailangan, reconciliation ay nangyayari ng sabay. Pag tayo makipag-reconcile kay Lord, dapat kasabay din tayo nakipag-reconcile sa mga kapatid natin na nakaaway natin. Sabi nga ni Lord, no, kung paano ka nagpapatawad sa taong nagkasala sa iyo, ganun ka rin patatawarin sa iyong kasalanan. Kaya nga kung tayo ay hindi marunong magpatawad, kung tayo nagtatanim ng galit sa mga taong nagkasala sa atin, tapos pupunta tayo kay Lord para humingi ng tawad, ay wag na natin gawin yan. Sabi ni Lord, no? Kung paano ka nagpapatawad sa nagkasala sa iyo, ganun ka rin patatawarin. So bago tayo lumapit at humingi ng tawad sa Diyos, kinakailangan tayo rin ay marunong magpatawad. At ang tanong ay, sino ba dapat ang naunang gumagawa ng paraan? Sino ba dapat ang naunang mag-reach out? Palagay ko ang magiging sagot ninyo, ay di ko sinong nagkasala. Kung sino nagkasala, siya ang dapat na unang humingi ng tawad. Alam ninyo mga kapatid, pag ganun ang inyong katwiran, malamang walang mangyari. Sapagkat kadalasan, kaya nga kayong dalawa ay nagtatalo,
ay sapagkat parehin yung iginigiit na kayo ang tama. Di ba? Pag may dalawang party nagtatalo, kayo nagtatalo, ginigiit ng isa na, ako ang tama, ako ang tama. Eh kaya kapag hihintayin mo kung sino yung nagkasala, siyang hihingin ng tawad, walang hihingin ng tawad. Wala. So sino ang kailangang unang gumawa ng move, no? Sino ang kailangang unang mag-reach out? Yung taong mas may pag-ibig sa puso. Yun ang sagot. The person who has so much love in his heart. Kasi love, only love can push you and inspire you and motivate you to reach out to a person and to talk to them, to him, no? Pag-ibig yun eh. Yun ay pagkilos ng pag-ibig. At pag ang pinag-uusapan, kapag pag-ibig na ang kumikilos, no? Ay hindi na mahalaga kung ikaw yung nasaktan o ikaw yung offended. Basta ang desire mo ay to reach out, no? To start a dialogue. Yun ang mahalaga eh. Mag-start kayo ng dialogue. Mag-usap. Yun ang mahalaga. Kasi dialogue is the first step to a solution. Without a dialogue, there will be no solution. Kaya nga mahalaga yung dialogue. Mahalaga. Kasi tayo bilang mga Filipino, no, marami tayong paraan na mag-express ng galit. Hindi lamang verbally, hindi lamang physically. Nag-express din tayo ng galit by ghosting. Yun ang bagong term ngayon. Ano? O kaya tinatrato nating dineded mo natin, hindi na natin kinakausap, iniiwasan na natin. So kapag ginaganong ka ng isang tao, ano yun? That is also a message. The person is also telling you something na hindi kanya gusto. Or maybe he was offended or he got angry with you. So yun. Yun ay isang paanyaya para sa atin para mag-reach out. Para kumilos. Para magsimula ng pag-uusap. Kung sakaling nag-effort ka na gumawa ka ng paraan na magpag-usap at ikaw dined man, di ka pinansin, eh siguro some other time, siguro hindi pa siya ready. Pagpatuloy mong ipagdasal yung tao na ma-enlighten, mabuksan ng isip, okay? So kailangan meron tayong effort na ganun. At ang ating goal ay to win the person back, no? To win the person back. Okay? So yun ang tungkulin natin mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, inaasahan tayo na tayo ay maging instrument of peace and reconciliation, no? Pero that can only be achieved when there is dialogue. No? When there is dialogue. Dahil dun lamang nagkakaroon ng enlightenment, no? Dun lamang nagkakaroon ng opening of minds, doon lamang talaga, eventually, you're hoping that you will be able to attain a unity of mind and a unity of heart, no? Which will definitely bring you to a genuine unity. Magsitayo po ang lahat.